Hello everyone! Welcome dito sa ating part 3 ng ating Brutfuner Oily Color Pencil Tutorial. At dito papakita ko sa inyo ng mas malalim kung paano binibuild ang skin tone. Makikita nyo no, with this video kung paano ko narating from this stage up to this stage in less than 2 hours. So kung baguhan ka sa color pencils, ngayon ka palang gagamit ng Brutfuner o datihan ka ng nagko-color pencils pero gusto mo pong matutunan ng ibang mga techniques, panoorin mo tong buong video na ito kasi I'm very sure na marami kang matututunan dito sa video na ito. So ayan na no, so simulan na nga natin ang ating Brutfuner color pencil tutorial. Magsisimula tayo with the black pencil ano. So kasi kapag mga facial hair or yung mga details na sobrang dark, usually ginagamitan ko talaga ng black pencil kapag student grade pencil. So dahil nga itong si Brutfuner, feeling ko ay hindi naman siya professional grade at dahil nga siya ay murang-mura lang, pero maganda siya no, pigmented siya. So sinisimulan ko siya with the black pencil. So panoorin nyo, ano, makikita nyo naman in this ano, yung mga strokes ko. No? Maganda kasi na ilagay muna yung mga highlights, na mga dark highlights bago tayo mag-layering. Kasi kapag nilagay natin yan, kapag na after burnishing, mahihirapan na tayong maglakay ng mga dark highlights. So dito mag-focus tayo no? Dito sa, nakita nyo ba itong shadow na ito sa ilalim ng kanyang baba? Yan ay very dark shadow yan. So nilalagyan ko muna ng black. Pero hindi siya mag-i-stay na black because later on, marami tayong ipapatong dyan. At makikita nyo later kung ano yung magiging effect ng ating black undertone dito sa shadow na ito kapag nag-layer na tayo mamaya. Kasi I love to do multi-layering. Ano? So ayan, detail lang tayo ng detail. Ano? Ngayon, bago tayo tumuloy, ano, dito muna tayo sa mga shoutouts natin. Yung mga humingi ng shoutouts on the part 2 of this video. So remember, ano, kung saan ka humingi ng shoutout na video, the next video, the next video nung the same medium na ginamit ko, doon ka isa shout out. So dito nandito tayo sa ating shout out for this Brutfuner video tutorial series, okay? So ito yung batch 1 ng ating shout out, okay? Shout out kay J Legends 33. Shout out sa iyo, shout out din kay Valerie Katadman. Shout out din kay John Roy Beho. Shout out din kay CJ Sor. At shout out kay Vince J. Bagot. So yun ang ating first batch of shout outs in this video. Abangan nyo mamaya yung iba pang mga isa shout out natin. Balik tayo dito sa ating tutorial. This is pencil number 047. After the black, gumagamit ako ng dark brown para medyo parang hindi naman siya talagang pure black ano, medyo mas pumusyaw yung black natin, mas maging mukhang natural. So I put dark brown over the black na shadow na nilagay ko kanina kasi yun yung nakikita ko para mas mukhang realistic yung ating drawing, no? Meron akong mga natuklasang bago with Brutfuner na hindi ko nakita on the first 2 video, no? Unang-una kong nakitang kakaiba, o hindi man kakaiba, yung parang ngayon ko lang napansin, ano, na hindi lahat ng pencil niya ay kamukha yung pintura dun sa kanyang mismong katawan, yung mismong body ng pencil na color dun sa paint, ay hindi lahat kapareho ng mismong kulay ng lead o ng pigments. So dapat mag-swatches kayo or try nyo muna sa bakanting paper, no? Para makita nyo yung, kung ano talaga yung kulay ng pigment. Kasi minsan kakaiba talaga may pencil na ganyan. So, pero minor lang naman yun, ano? Hindi naman tayo masyadong demanding sa kay Brutfuner kasi napaka mura nga niya, no? Ayan. So sa Brutfuner, nung una, nung first 2 videos, kasi nga siyempre nangangapa pa din naman ako, ngayon ko pa lang naman siya magagamit. So parang feeling ko nung una, parang mahirap siyang i-blend, mahirap siyang i-burnish. Kasi parang feeling ko, mas oil-based siya than wax-based. Ngayon, natuklasan ko na pwede pala siyang ma-burnish, pero hindi naman kasing burnished na nagagawa nung prismacolor, which is talagang wax-based at malambot talaga siya. Ayan. So dito, makikita nyo yung black dito sa itong shadow na ito sa baba na nilagay ko kanina. Nilalagyan ko na siya ng dark brown over the black. Makikita nyo yung epekto ng black undertone dito sa shadow na ito. Makikita nyo, magmumukha siyang very rich, very well-toned, at saka talagang established na established yung shadow. Which is, yun ang maa-advise ko sa mga baguhan sa color pencils. Give more importance sa shadows at saka sa highlights. Kasi yan talaga ang bubuhay sa inyong drawing. Kapag hindi mo
nakuha ng tamang saturation yung shadow, magiging mukhang flat at hindi three-dimensional yung iyong drawing. So makita nyo dito, no, kahit na nagparang yung black dito na undertone ay nagiging brown siya, pero makikita mo yung gradient, ano, makikita mo yung nagagawa ng black undertone. So dumako tayo dito sa ating pangatlong pencil na ginagamit, which is the number 048. This is para siyang medyo greenish na pencil na brown. Brown siya na may pagka-green yung kanyang tone. So gusto ko may pagka-green, ano, mukhang natural, maganda sa skin tone. Okay, so habang nilalayer natin itong ating third pencil, ano, ito yung tinatawag natin blocking in of shadow na stage pa din, ano, wala pa tayo sa actual skin tone. Dito ay nilalayer natin. Makikita nyo naman on, dito sa kung paano ko hawakan yung lapis, ano, para talagang very light lang, ano, huwag kayong mag-DDN, lalo kung nandito pa lang tayo sa layering stage. Ia-advise ko ang pressure o yung pag-put ng pressure on your pencil kapag nasa burnishing stage na tayo, na makikita nyo maya-maya. So panuurin nyo kung paano natin i-build siya ng dahan-dahan, no? Huwag kayong mag-i-skip ng video kasi may mai-skip kayong process na kailangan nyong malaman bilang isang student artist or portrait artist na nangangarap kayo na magkaroon ng commissions someday. I hope panuurin mo itong video para kahit paano meron kang mapulot na magamit mo along the way of your journey with color pencils, okay? So habang nagle-layer tayo, dumako tayo dito sa ating batch 2 ng ating shoutout for this video. Okay, sa batch 2, shoutout kay Joey Clark Aaron, shoutout kay Genesis J.S. Morales, shoutout kay John Mon Madrigal, shoutout kay Banwar. Ayan, so shoutout sa inyong apat. So yung pangatlong shoutout later na siya. So ito na, nandito na tayo sa ating pagli-layer again with this third pencil, ano. Nakikita nyo ba, dahan-dahan lang, ano, huwag kayong magmamadali. Ito yung greenish pencil na ito ay parang ine-extend ko na siya even doon sa mga white part ng paper kasi gusto ko na magkaroon siya ng undertone na parang ganito, very light lang, ano. Pero hindi ko pa rin dinidiinan, okay? So nakita nyo ba, kahit pinapatungan natin yung mga dark details na mga hair, mga mustache o yung facial hair, ay nandyan na siya kasi nailagay na natin, na-establish na natin siya at the beginning of the drawing. So layer by layer, circular motion sa mga light shadows. Sa mga very dark shadows, pwede nang hindi circular, pwede nang, pero light pa rin, ano? Pwede na yung medyo mahahabang mga stroke. Pero hindi, dapat matulis pa rin yung pencils lagi para pinapakain natin doon sa tooth ng paper yung mga pigments para kapag nag-burnish tayo, hindi tayo mahirapan. Kasi with prismacolor, which is wax-based, talagang nababurnish natin siyang malambot na malambot. So hindi natin kailangan ng sobrang, alam mo yon, sobrang tulis or sobrang bagal na layering dito. Sobrang bilis na layering dito, medyo mababagalan natin, ano, because this is a student-grade pencil. Although maganda siya compared to other student grade pencils, ano, in terms of the pigment at saka in terms of the softness ng kanyang lead. So ayan, nakita nyo, balik tayo dito sa shadow na ito under the chin. Makikita nyo na yung black na undertone natin kanina, hindi na natin nakikita yung black, ano, pero nandyan na yung, nakikita nyo ba yung gradient ng color, nandyan na yung talagang ganda ng shadows, yung darkness na gusto mo dun sa shadow. Kahit ano pang pencil lang ipatong mo dyan, layer after layer after layer, ay nandyan na yung epekto ng black pencil. Nakita nyo ba yung gradient of color from very dark shadow na medyo papalight. So yun yung nagawa ng black na nilagay natin na undertone kanina. So with student grade pencils, huwag kang matatakot gumamit ng black kasi hindi, unlike polychromos or prismacolor, hindi naman ganun ka-intense yung kanyang black. So madali naman siyang ma-tone down later on kahit na naglagay ka ng black. So ito yung fourth and the last pencil na ginagamit ko para sa blocking in of my shadows. Okay, nakikita nyo ba yung stroke ko dito? Kapag sa mga mismong skin tone, medyo circular motion, medyo mabagal yung aking mga strokes. Okay, so even yung mga nilagyan ko ng black or dark brown kanina, pinapatungan ko pa rin itong parang reddish pencil ito, parang maroon yata ito, o hindi naman, parang
nasa parang monochromatic kasi yung ginagawa muna natin, ano, nakikita nyo ba? Okay, so even so at this stage parang na-cover na natin yung whiteness ng paper, no? Hindi na siya masyadong nagsho-show through. Ayan, so ito nga pala, ulitin ko yung process, ano, I go from dark to light with this Brutfuner color pencils. At isa pang natuklasan ko with Brutfuner ay kasi nung una medyo takot nga ako, eh medyo hesitant akong mag-layer kasi nga hindi ko pa kabisado yung kanyang pigments, pero ngayon medyo nagagamay ko na siya at it's okay na at this stage nakikita mo na para siyang very grainy, medyo magaspang, no? It's okay. Ang importante dito, mabuild natin muna yung mga shadows, okay? At ma-identify muna natin yung mga highlights at saka especially the shadows, ano? Yun ang importante muna nating makuha, especially sa mga ganitong reference photo na may balbas, may mustache, may maraming mga textures kasi male face yung dinodrawing natin. Ay importante na every detail ay mailagay na natin bago tayo mag-burnish. Kasi kapag nag-burnish tayo o nag-diin tayo, nag-blend tayo using mga light pencils, makikita nyo mamaya kung paano yung burnishing. Ano. Pag nag-burnish ka at an early stage, mafa-flatten mo yung tooth ng paper, hindi ka na i-allow ng paper na magdagdag pa ng mga colors above the burnish surface. Very limited na lang yung malalagay mong color. So dito, hanggang hindi pa natin nasisira o nafa-flatten yung tooth ng paper, i-take advantage natin siya na malagyan natin siya as many pigments of colors na hindi naman OA, ano, dapat yung talagang depende pa rin sa iyong reference photo. So gaya nga ng lagi kong sinasabi, huwag masyadong mag-focus dun sa exact colors. It may differ a little bit in terms of the color, pero ang importante talaga yung shadow, yung mabuild natin, yung shadows and highlights more than the colors. Okay, yun muna yung pag-aralan natin, lalo na sa mga beginning artists. Mapag-aralan muna natin yung paano natin binibuild ang shadow. So ito yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Paano ba mag-build ng ating mga shadows? So nakita nyo ba, I go from dark to light. Nakita nyo kanina, nag-black, nag-brown, na parang greenish brown, and then itong ating maroon na pencils. So sana nasusundan nyo, no? Kahit na medyo mabilis itong aking pagsasalita, lalong-lalo na, no, sa mga nangangarap someday to be commissioned portrait artists. This is, I hope, no, that kahit papaano nakakatulong itong aking tutorial na ito. So sa mga medyo hesitant pang bumili ng Brutfuner, huwag na kayong mag-hesitate, maganda talaga siya. So nasa paggamit na lang at kung paano mo siya madidiscover yung kanyang mga qualities. So nakita nyo ito ulit, balik tayo dito sa shadow sa under the chin, ano? Pang-apat na layer na ito, pero nakikita nyo ba, nag-iiba yung tone ng shadow, pero nakita nyo pa rin yung saturation nung merong black undertone, ano? Talagang very nicely built yung shadow natin na nilagyan ng black kanina, no? Pero hindi na siya black ngayon, nakikita nyo ba? Hindi na siya black kasi nalagyan na natin siya ng mga layers above. Mukha na siyang naturally dark shadow na talagang mukhang realistic, hindi ba? So, ayan. So ngayon, dito na tayo sa ating actual skin tone. Or yung after the blocking in, ito na tayo, no? So unang-una, kasi napansin ko with my reference photo, no, parang may touch of violet or may touch of parang purple yung mga shadows, mga dark shadows doon sa aking reference photo ni Chris Hemsworth, ano? Lalo na sa mga mustache niya, parang may nakikita akong parang may pagka dark violet. So ito, yung number 031, very very dark violet siya or dark purple. So yan, wag kayong hesitate gumamit ng mga unlikely colors like purple or green if you can see it with your reference photo. So dapat i-analyze yung mabuti yung inyong reference photo para makita nyo kung paano na ano ang mga colors na kailangan nating idagdag doon sa ating drawing, di ba? So only with the sa mga dark shadows ko lang nilalagay nitong dark violet na ito. So ito, balik na naman tayo dito sa ating part, ano, kasi balik tayo ng balik dito kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag-build ng shadow, kung gaano kaimportante ang mga dark shadows. So dito sa shadow na ito under the chin, di ba, napakadaming layers of colors na nilalagay ko with this, ano, pero nakita nyo ba, because of the black undertone na nilagay natin kanina, maganda yung naging gradient ng color from dark to napapalight na, no, sa taas.
So nakikita nyo ba yan? So ito yung example ng pencil na sinabi ko sa inyo na iba yung kulay ng body, yung pintura doon sa body, iba yung kulay niya doon sa kanyang pigment. So titingnan nyo yung mabuti, no, para hindi kayo, wag kayo magbabase doon sa color ng wood. Okay, yung pintura ng wood. Kasi iba siya doon sa color. Siguro hindi na sila masyadong nagbigay ng importance doon because syempre nagpapababa siguro sila ng manufacturing cost para maibenta nila ng mura itong Brutfuner Colored Pencil. So, kayo lang bahala dyan, mag-swatches bago gamitin para makita nyo kung ano talaga yung color na yan. Importante itong yellowish na para siyang very very light brown na ito na yellowish para magmukhang realistic yung ating skin tone. So even the dark shadows, nakita nyo, nakakapaglagay pa rin ako dito, balik tayo dito sa shadow na ito na kanina ko pa binibigyan ng pansin, ano? Nalalagyan ko pa rin siya ng layers, aba kahit ang dami-dami ko nang nailagay, diba? Ngayon natotone ko pa rin sa gusto kong tone. Parang feeling ko yung shadow na ito may touch of yellowish din na color. So nilalagay ko rin siya ng ganyan. Now dito na tayo sa ating skin tone. So pink, very basic. This pink is parang magbibigay siya ng parang human skin glow na talaga. Okay? So very very light lang din, ano, except doon sa mga medyo mid tones o yung medyo mid dark gaya nito, sa ilalim ng ilong medyo dark yung shadow diyan, so medyo may pressure ng slight yung ginagawa ko. Pero doon sa mga light tones ay medyo light pressure lang yung gagamitin kasi hindi pa tayo nagbe-burnish ha. At this stage wala pa tayong burnishing. At habang ginagamitan natin ng pink, nandito na tayo sa ating final shout-out section. So, shout-out kay Sergon Arts and Tutorials. Sergon ba yan? Sergon Arts and Tutorials, shout-out sa'yo. Shout-out kay Axel Makataig. Or Makatiag, sorry. Axel Makatiag, shout-out sa'yo. Shout-out kay Kayla San. Shout out din kay Angus Jeff Malonzo at shout out din kay Ude Guerrero. Nako, maraming salamat po. Kayo po ang talagang aking family dito sa YouTube. Maraming salamat for always supporting my channel. Hindi nyo alam how important you are to me. So maraming salamat. So isa sa iba pang mga supporters ko dyan at yung mga baguhan pa lang dito sa aking channel, sana ay supportahan nyo ang aking channel. And again, if you want shoutouts, i-comment nyo lang dyan sa aking comment section kung gusto nyo po ng shoutout para mailista ko kayo on part 4 of this tutorial video using Brutfuner Colored Pencils. So comment nyo lang if you want shoutout. So dito na tayo sa ating burnishing stage. Dito gagamit na tayo ng white pencil, ano. Nung una medyo hesitant akong mag-burnish using white pencil, ano. Medyo natatakot pa ako. Ngayon nakita ko na siya na hindi pala dapat matakot kasi very capable yung kanyang white pencil para sa burnishing. Nakikita nyo ba yan? Talagang napapakinis niya yung mga layers na nailagay natin kanina. So in between the burnishing, pwede pa tayong mag-add ng mga tones kung nakukulangan tayo. Okay, sa mga darker shadows, sa mga mid-tones, gumagamit ako ng flash. Makikita nyo naman yung mga number. Ipa-flash ko yung mga number dyan sa screen para makita nyo kung anong mga pencils yung ginagamit ko. So dito okay na mag-put tayo ng medium to heavy pressure because we are already burnishing our drawing. So ito na. Salamat, ano, sa panonood nyo up to this stage, ano. Abangan nyo on part 4 of this tutorial. Abangan nyo yung real-time video naman doon sa last part, doon sa face na hindi pa natin na-cover. So thank you very, very much for watching.